So yan, isishare ko lang itong ating wiringan ngayon. So ang ginamit ko po dito na internal ay po ay kuhan yung 2.5 RPM na internal. So ayan, bali meron siyang tatlong color coding, red, yellow, tsaka green. So meron siyang kasamang capacitor. Yan, yung capacitor po ay nakakonect sa red at saka nakakonect sa green. So nabitan ko lang ng terminal plug para hindi tayo malito sa pag-wiring. Ayan. So itong yellow, ito yung live nya. Inabitan din natin ng toggle switch, round toggle switch na 3 pin. So on off on yan. Umabit din tayo ng dalawang limit switch para mag-automatic off yung ating motor. Tapos gumamit tayo ng 4 digits modular timer. So yan. So ngayon ititest yung kwan natin pala yung wiring. So ganito ko winiringan. Yung dalawang limit switch, winiringan ko yung normally off niya. So kabila niyan normally off. Hindi na natin kailangan gamitin pa yung normally open. So dalawang normally off ang winiring ang kuninikan ko. Tapos yung common niya, to yung common, winiringan ko yung common, inopsit ko, pinagdugtong ko sa kabilang common. So magka-connect yan, dalawang common na yan. Tapos nagpa-sobra ko sa common. So tignan ninyo, nag-opsit ako sa common. Ito ang ikuninik ko sa isang wire ng motor. So ikuninik ko sa pula. Tapos yung dalawang normally off ng limit switch, yung dalawang yan ikinunik ko sa timer. Yung dalawang puti na yan, yung isa ito yung normally close, yung isa ikinunik ko sa normally open. Kahit magkabaliktaran yan, ayos lang. Tapos yung common ng timer, linagyan ko ng wire, ikinunik ko sa isang pin ng toggle switch. Ikita nyo, sa isang pin niya ng toggle switch. So yan. Ngayon pupunta ulit tayo sa motor, wiring sa motor. So yung yellow ng motor, ito yung live. So yung nag-wire ako ng isang itim, kinunik ko sa yellow, diretso yan connect sa saksakan ng ating yun yung live. Punta sa isang wire live ng saksakan. Yung neutral naman ng isa, yun ang kinunik ko sa sentro ng toggle switch or yung common ng toggle switch. Ayan, maliwanag. So ito palang ating timer ay 12 volts. So maganda to, hindi siya nag-overheat dahil 12 volts lang. Ayan, testingin natin kung aandar yung ating winiringan. So ayan, umandar na si Kwan dahil sinaksak ko na yung saksak ng timer. So umandar na si timer. Ngayon kuwasaksak din natin si external motor. So ayan, saksak natin. Aandar na ngayon si motor. So ayan, i-switch on natin. So ngayon bali dalawa to na Kwan. Ito yung isang guhit, ito yung manual. Tapos yung dalawang guhit, ito yung automatic. Yung sentro, yan yung off nya. So ipapaling natin ngayon sa automatic. So yan. So yan, lumagitik. So hindi siya tumigil dito. So dito yung sa left side yung control niya. Ayun, kung tignan nyo, lumagitik, doon siya namatay sa left side na to, sa limit switch na to.
So yun ang purpose ng limit switch, para hindi tuloy-tuloy ang swing ng ating external. Kinabitan natin ang limit switch para mag-automatic off kusang pinapatay niya si motor. So yan, pag naubos na naman yung oras dito, so ito sinit ko lang to sa 50 seconds para sa kwan. Pag naubos yung oras niya, papaling na naman yan papunta dun sa isang side. So yan, tingnan nyo, umikot na naman si motor. So dito sa limit switch na to, dito mamamatay si motor. So yan, lumagitik, namatay si external motor. So yan, tuloy-tuloy pa rin yung time ng ating timer. So yan, 24/7 yan. So isinit ko to sa 50 seconds on, 50 seconds off. Sa kwan lang, pag-testing. Pero pag sa tunay o sa final, isisit ko to ng 2 hours on, 2 hours off. So titignan lang natin. So tinignan ko lang kung umaandar si limit switch. So nakuha naman ninyo na umaandar. So yan, tignan ulit natin. So yan, sa kabila naman. So yan, tuloy yung timer pero namatay si motor. So dito na naman tayo sa manual. Kuha natin sa manual. Ayan. So naka-manual siya. Si manual naman, kaya may manual, i-explain ko sa inyo. Ayan, kahit natatamaan niya si limit switch, hindi siya namamatay. Kung titingnan ninyo, tinatamaan niya si limit switch, hindi siya namamatay dahil naka-manual siya. So tuloy-tuloy lang yung ikot ng ating external. So bakit may manual? Ang purpose naman ng manual, pag isinter natin ng ating egg tray. So pag isininter natin yung ating egg tray, pag nakaganyan na, i-off na natin para mag-sintro. So yan, isa pa. Yan, ikot lang na ganyan para makahugot natin si egg tray. Pag nakasintro na ganyan, i-off natin. So, hindi pa nakasintro, ayan. So matatanggal na natin si egg tray. Ayan, nakasintro siya. Mahuhugot na natin si egg tray. Makakapag-load na tayo. So bali 242 to na pinagdugtong ko lang, so 84 seater to. 84 eggs capacity. So, 'yun ang purpose ng manual. So ginamitan ko lang to ng incandescent bulb. Tapos isang 4x4 na fan, na blower fan. Mayroon na rin siyang seater dito, ay hot sir sa baba. Hindi ko pa nagawa. So inassemble ko pa lang to. Pag naka-automatic naman, so ipapakita ko sa inyo. Anong fan naman pag naka-automatic lang? Ayan, hindi ko yung automatic. So yan, dito siya namatay. So ayun na naman, dahil tuloy-tuloy yung timer natin, dito na naman siya mamamatay sa limit switch na to. Pag naka-automatic yun, nakapaling lang sa isang side. So hindi natin mauhugot si egg tray pag naka-automatic, kasi may nakaharang na aluminium. So yun ang purpose ng ating manual kanina, para mahugot natin si egg tray pag pag-manual natin. Kasi yan, sa tutong settings na yan, 2 oras na siyang nakaganyan. Tapos after 1 hour, after 2 hours, papaling na naman sa kabila, ganyan din position, naka 45 degree din. So hindi natin na yan, katulad yan, mandar na naman yung time niya, dito na naman siya sa kabila nakapaling. So sa tutong settings, maghihintay na naman ng 2 oras yan bago papaling sa isang side. So yan,
ipa-plus back ko, ilalagay ko na rin dito yung kuan, yung kanyang wiring diagram para sa gusto mag gusto rin mag ano ba yun, mag DIY, eh meron siyang susundan kung paano ko winiringan to. So maraming salamat sa panunod at happy farming.